Ang ating umong tagapagdiwa na ating minamahal, Reverendo Padre Jesus Resistao. Elson Santos. Sa halimbawa, mananak at Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sa ngayon. Isang mabiyaya ng mga Panginoon ko sa kanila, aking bilugo. Happy New Year din po, Father. Pakibagi naman po natin ang ating mga katabi ng Happy New Year. Mga kapatid, inumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng ating mabuting Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkailoban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakabisa. Sa araw nito, inuunitarin po natin ngayon ang kalamitan ng 57 pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Panalangin po natin sa misa nito na maghari ng kapayapaan dala ng tagapagligtas ng isang tinakpan. Mga kapatid, upang tayo maging marapat ng hanap sa pagdiriwang ng mga madalang misteryo, ating aminin at pagsisinag muna ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo lahat, inaamon po sa samapagayan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na luha ako ng kasalanan sa isip, sa kasalanan, sa kasalanan, at sa aking mga kapatulan, Diyos mo ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus Kristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa lipunan, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Ikaw na nalulungkot sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadaliwilaan ng Diyos sa mga. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mga kapangyarihan, pinagpala mo sa katauhan, sa iluwal ng mahal na niya. Ipalasok mo sa amin ang iyong pagdalangin sa pamamagitan ng imanak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo mo ng lahat at pag-inig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbara ang katakot ng mga Diyos. Sinabi ang sabihin mo kay Aaron at ang mga kay ito ang pagkakita sa pagkakita ng mga iskakita. Pagkakalit na ang mga natin ng mga kumulo. Naway na ako ng kaniya at pagkaya. Tinanong na naman niya at pagkakalit sa kayabahan. Kaliwin na lang ang pangalan ko at pagkakalit ng mga iskakita. At pagkakalit ko ang mga salamat sa Diyos. Kaliwin mo ka, Lord, ka
Kami mo kaawaan ang pagpalain ng buong mahal. O Lord, kami iyong kaawaan ng pagpalain ng buong mahal. Kami iyong kaawaan ng pagpalain ng buong mahal. Kami iyong kaawaan at pagpalain ng buong mahal. Kami iyong kaawaan at pagpalain ng buong mahal. Salamat sa Diyos. Tumayo na pang lahat ng pagbibigay ko ay sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Noong dati, mga propeta, ngayon naman ay anak niya, ang suko ng Diyos na Ama. Alleluia, alleluia. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Ang buti balita ng Panginoon ay hindi sinubukas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, mamadali ang mga pasto na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sila Maria at Jose at ang sanggol na nakalagas sa kasabay. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis sa mga pasto na nagpupuri sa Diyos at nagpapakayat ng ngayon na kabilang dahil sa lahat ng namin nila nakita na ayon si Pinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng nagawalong araw ay binuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalan na binigay ng anghel bago pa siya ipinalili. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Mauna ko yan. Tayo mga Pilipino ay napakaraming tradisyon, paniniwala at pamahiin sa tuwing sasakit ang unang araw ng taon. Nalalaman lamang ng isang araw, ako po ay naglalakad at nagmamasid sa paligid ko ng Divisoria na aksidente ko kung marinig ang usapan ng ilang mga pinili. Ang sabi ay ito, kailangan daw ng 13 pilot na prutas para ikaw daw ay maswerte. Kailangan daw ng mga pilot-pilot na disenyo sa kasabotan o ang tawag natin ay polka dots para ikaw ay malalim. Kailangan daw maraming handa sa kapagkailan bago umayo ang orasan ng unang araw ng taon para daw maging masagana at maraming pagsasaguan ng pamilya sa buong taon. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay pamahiin, tradisyon at paniniwala ng karamihan. Ika nga, sa kasabihan o sa bibigyan ng karatabi ay pampaswerte o pampasagana ng taon. Pero mga kapatid, what if? Paano kaya kung hindi natin makumpleto ang 13 bilog na prutas para sumabit ang unang araw ng taon? Ibig sabihin ba nito ay
kasi na magiging sabipalan na po tayo sa buong taon o sa buong 2024. Paano kung hindi tayo makabili o wala tayong pabili ng damit na meron mga design ng organs? Ibig sabihin mo ba nito ay hindi na tayo tatanggap ng magagandang pangyayari sa ating buhay para sa taong 2024? Paano rin kaya kung kaunti o wala tayong maganda sa kapagkainan sa bisperas ng bagong taon? Ibig sabihin din ba ito ay kaunti o wala na rin tayong tatanggapin na pagkain o pagsasalungang mga pagkain sa kapagkainan para sa taong 2024? Mga minamahal ng kapatid kay Kristo, hindi po natin maaaring itahon ang ating mga buhay sa mga personal tradisyon o mga gawa-gawang paniniwala o pamamiling ng ating mga kababayan sa paningin at panalam ng ating Panginoong Diyos. Wala akong manas o panalangin para sa kanya. Amen. Pero mga kapatid, tunayos po natin na maging masalala at kuskus ang ating buhay sa taong 2024. Kaya gumitong ibahagi ko sa inyo ang mga bagay na dapat natin alisin sa ating Christian vocabulary. Meron po tayong mga salita na dapat i-abolish o i-abugin sa ating Christian vocabulary. At ano ko yung mga salita gusto ko kong ipaalis sa inyong mga isipan simula ko sa araw na ito. Ito ho ang mga salita: bad luck, misfortune, malas, at swerte. Kung aalisin natin ang mga salita nito, meron din po tayong ipapalit. At ito ho yung mga salita dapat nasa ating malasalitaan ng Kristiyano o Christian vocabulary. At ano ang ipapalit? Blessing, biyaya, gracia, at pagpapala mula sa Diyos. Uulitin ko po, blessing, gracia, biyaya, at pagpapala mula sa Diyos. Mga kapatid, kung nais ko natin maging masagana at uspos ang ating taong 2024, kailangan manatilihin po natin sa ating mga isipan at sa ating Christian vocabulary ang apat na salita na napanggit: blessing, gracia, biyaya, at pagpapala mula sa Diyos. Pero ang tanong, saan ba natin makukuha ang blessing? Saan ba magpumula ang pagpapala? Kanino man nagagaling ang gracia? Mga kapatid, kung gusto po natin na maging mabiyaya at uspos sa ating taong 2024, kailangan sikapin po natin na maging malapit tayo sa pinagmumulat at pinanggagalingan ng biyaya o ng blessing. At saan ba nagmumula ang biyaya at blessing? Saan ba natin ito matatagpo? We can only find blessing and graces in the Eucharist. Matatagpuan natin ito ang pinanggagalingan at pinagmumulan ng biyaya sa Eucharistina. At saan ba natin ito matatagpuan? Sa simbahan. Kaya mga kapatid, wala mo sa 13 butas ang ating kabalaran. Wala din mo sa 13 na medisenyo ng Polkadats ang magiging takbo ng ating buhay. Wala din mo sa dami o kaunti ng pagkain na ating hinahain sa Medyo Noche ang ating magiging mapagkainan para po sa taong 2024. At hindi po sa lahat mga kapatid, wala po sa isang dalang o isang araw ang magiging kapalaran o takbo ng ating mga buhay para sa taong 2024. Kung gusto natin maging mabiyaya at kuskos sa aming 2024, kailangan natin sikapin maging malapit sa Eucharistia, maging malapit kay Jesus. Let us try our best to be close to Jesus. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, ipinapakilala sa atin ang namumugot-tanging taong
Jesus. At siya ho ay kinikilala ng ating pananampalataya at maging ng ating kasaysayan bilang babae bukod na pinagpala sa babaeng lahat. At bakit siya bukod na pinagpala sa babaeng lahat? Bakit siya ang pinakamalis? Bakit umaabos sa kanya ang biyaya ng Panginoon Diyos? Dahil ang ating mahalina ay malapit palagi kay Jesus. Mary is always close to Jesus. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang dakila kapustahan ni Maria bilang ina ni Jesus at ina ng Diyos. Alam mo ninyo, bilang isang bagang bahay, sa tingin na babasa ko ako ng mga gospels sa araw-araw at matahanda ng aking mga opinia. Alam mo ninyo, lagi ko nai-imagine na ang ating mahal na ina ay always present sa tabi ni Jesus. Mula sa unang araw ng kanyang pagpapakayal ng kanyang mabuting balita, sa pagpapagaling, pagpapalaya sa mga sinabihan ng sasamang Espiritu, at maging sa panahon na siya ay nililitis, nagtatawanan, at pinagulusahan ng imperyo Romano. Nasisiguro ko na ang ating mahal na ina ay laging nasa init at tabi ni Jesus. Kaya naman mga kapatid, walang trahedya, walang masakit na bagay ang nagpayalig sa puso ng ating mga nalina. Ano ang sekreto? Dahil siya ay malapit at laging nasa tabi ni Jesus. Mga kapatid, ito rin mo ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Kung nais po natin na tayo po ay maniwalis, grace at puspos ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kailangan mo ang sikapin po natin na tayo ay laging nasa tabi at piling ng ating Panginoong Jesus. Katulad ni Mama Mary. Hindi lamang masala tayo ang presensya sa tabi ni Jesus sa araw ng kanyang pagsina. Kung sa araw ng bagong taon, dahil may kasabihan na unang nagsisimba sa unang araw ng taon, sa unang misa ng taon ay binibigay. Hindi lang din naman sana tayo dapat maging present kapag mayroong pinya, mayroong ipinamasala, o mayroong ipinapasok sa simbahan para masahal dahil siya ay umano na. Mga kapatid, kung gusto natin umabos ang masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ang challenge mo sa ating lahat ay kailangan present tayo at lagi tayo nasa tabi ni Jesus. Ano ang gagawin para maging present palagi tayo sa tabi ni Jesus? The secret is this. Kailangan mo siguruhin po natin na tayo ay present sa lahat ng Eucharistia. Dahil ang Eucharistia ay presensya ni Jesus. Mga kapatid, we are all encouraged to be present all the Sundays of the year. Kailangan mo maging present mo tayo sa lahat ng misa sa buong linggo. At kung kakayanan mo natin, sa lahat mo ng araw ng ating mga buhay. Mga kapatid, uulitin ko po, ipapaalala ko sa akin na totoo ang mga personal na tradisyon, pamahiin at nakabagian ay hindi magagawa pa ng iba ko sa atin sa paningin ng iba. Pero ibahin po natin ang Diyos. Only God, only Jesus can make a difference to our lives. If we want to be blessed, grace and prosperous this year 2024, the secret is be close to Jesus. Only Jesus, always Jesus. By doing so, may God bless us all. Palakpakan po natin ang ating tatayo po tayo lahat at sama-sama po natin na makamaya ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat.
nagkatawang parusya na naman ang Espiritu Santo, ipinanganak sa kabayang bebe, pinagpakasabi ang Ponsyo Pilato, ipinako sa krus ng matay at inibig, na naos inaroonan ng mga imamo, na may tatlong araw ng buhay ng mamuli, umangyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos Ama ang mapapangyarihan sa lahat. Doon magumula at marinig ang pag-uupom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ng mga po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ngayong araw ay pinagdala ng Diyos sa pinagbibiyag ng panibagong sumila kung sa kasalanan ng pagkakamali. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kalinginan at taimpin natin ang kanalangin. Sa bawat kanalangin ng ating itulungon, Ama ng kapayapaan, tinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, tinggin mo kami. Kasi hindi na kayo gawa ng kumbahan. Turo sa ilan na kayo makakamali. Ama ng kapayapaan, tingin mo kami. Ay natuwing gawa ng nangyayunihan sa ating pangkalaan, ang kanilang magandang pagkakalaan, may pagdalat at pangkalaan at pangkalaan. Ama ng kapayapaan, tingin mo kami. Pag-aing gawa ng kapayapaan, matitan sa pagkakalaan, sa bawat kami ng pangyayunihan, Ama ng kapayapaan, tingin mo kami. Pag-ibig instrumento ng ating kapayapaan, ang bawat isa, upang pinagpanalig ang pag-ibig at kalagala at hindi na nagkakalitas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, tingin mo kami. Tuluyan na lang ang pinapa ng mga kapayapaan ng mga kapayapaan. Masaya na lang nila ang mga kapayapaan ng Ama ng kapayapaan, tingin mo kami. Silang sandali na pagkakasihan, aking panalangin ang pagpapakailan ng ating pangyayunan, pagkailan ng ating pagkailan ng kanilinan. Panalangin kami. Ama ng kapayapaan, tingin mo kami. Ama namin, kapit mo ang aming magpapagalitin sa sinunod-dulo ng pagkikipagalan ng aming pangayabahan upang mayayari natin ang aming pagpapumuhay sa iyo magandang kaluhuan. Hinihiling namin ito sa kapagpapagalitin ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Opo na po. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga nagsasangkutan sa itagdaan ko ng mga kapalitan. Ila sa lupa ko ang mga nagkagawa na nagkagawa ito para magpapagalang ng pinigil. Kapuri-puri ako ang may kapal na ang mayroon ay magpapakailan lang. Kapuri-puri ako ay kapag kayo ang magpapakailan. Tatayo na po. Panalangin tayo ng mga kapatid na mga ating paghahating ay kalabit ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong paghahating sa iyong mga kamay sa kapurihan ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang mga kanan. Ama namin na bigkas sa iyo, umulat at kakapol ng kagandaman ng kanan sa katilang kapistahan ng Don Manila na inalang ang Diyos sa loob. May pag-iwag gawa namin ang kasimula ng bagong taon at para ganin mo kami sa kagandaman nito. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasuloy ang lugar. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. At sumayin mo. Itaas Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ang manami ng kapangyarihan, hindi nang marapat na ikaw ay awit ng kasalamatan. Ngayon nga muli pinag-iiwag at ilang pag-isara ng pamilya bilang iyong ina. Bukod mong pinagpala sa babae na habang mga nabili dito o pagpala, may pinili paghihina ng iyong manang na susunod siya ang pinagamit ng sinis. Sa kapangyarihan ng Espiritu ng Lord, mayroon na iya ay pinagpunay ng iyong manang kanyang kasigina bilang iwalang nito sa iyong kanyang. Kaya ang isa na mga anghel na nagsisiawit ang papulot sa iyo na manapupay sa nalangka. Kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahuko, napupuro ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang makarito sa halal ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lulungkot mo. Ama namin banal, ikaw ang kalang namin kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang kalorde ko. Upang para sa amin ay maging katawan ng Panginoon ng aming Panginoong Jesus. Bago niya pinag-iis ang usang ko at namanginan mo, hinawakan niya at tinapay, pinasalamatan niya. Pinag-alangalit niyo na tuniyambot sa kanyang mga alagad at sinabi. Tanggapin ninyo lahat ito at kanya. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos sa kapunan, hinawagan niya ang kalis, hindi niya ang pinasalaman. Hiniyabag niya ang kalis sa kanyang pamahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito malulungin. Ito ang kayos ng aking dugo, ng bago at panahon ng lipan. Ang aking tuguloy tubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa patutuhay ng iyong kabuhay ng iyong anak. Kaya nangyari namin sa iyong tinapay ng ibigay buhay at pagkakas na nagkakaroon ng kaligtas. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapak ako kayo sa lahat ko para magbigto sa iyo. Isinasama natin kami kung sana sa'yo sa katawan ng Panginoon Kristo ay mapagod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, binabi mo kayo sa iba na lalang sa kanilin. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na ang Papa, ni Pablo Garillo na ang Obispo, na tanang kaparihan at nag-iwinin sa kayanan na ipipon niyo sa iyong harapan. Alalahanin mo kayo mga kapatid namin na yung lahat ang may pag-asa sa iyong libong tumuhay. Kaya hindi ng lahat ang mga tumuhay. Kawaan sila na tumuhin sa iyong kayo ng lahat. Kawaan mo at maging tapatin ang pinahal ng mga sayo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mga nagkailin ng Maria ng kanyang Diyos, kaysa ng sakse na pagiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga kanal na namuhay dito sa daigdig ng kanyang pagkakasayo. May pag-iwan gawa namin ang pag-uri sa karagatan ko sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niyan sa kanya, ang lahat ng katalan at pag-uri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagawinin ng mga nakatagal ng utos, tulong ni Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, ipakayag natin ang lakas ng Diyos. Ama namin, sumasalamin ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para namin sa namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa mga kasala sa amin. At huwag mo kami may tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinilin namin kami ang iya sa lahat ng masama at lupan ng kapayapaan ng araw-araw. Ligtas ang sanayan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinanalitan at ating namaraw ng pagpapakayan ng kalapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, mapakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi ko sa iyo mga apostol, kapayapaan ang inihiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang inihiwan ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag mo ang aming pagulit-ulit at patuloy ng pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyo kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nating sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, bigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulul mo ang mga kapatid, nalito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos at anak ng mga nabirin ng Maria na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ng ating naalayan ang sakit ng banal at paligid. Panginoon, hindi ako karapat dapat makapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Si Jesucristo ay buhay noong pa man nakaraan. Siya rin ang kasalukuyan. Siya pa rin ang magpakailanman at magpasawalanman. Panalangin tayo.
Ama namin, mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa katilang kapustahan ng mahalin na yung nakapagin sa mayroon. Kami nagsasalo-salo sa tingin na banal ay makapakinabalawa sa iyong buhay sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo habang ginagawad sa inyo ang pagpapala ng ating matuling Diyos. Ang Diyos na siyang bukalo bawat kaloob na mabuti at ganap, ay siya na ang magkaloob sa inyo na kayong pagpapaswas, at siya na ang magbulog ng pagpapala na hindi mo susukat, at magpanatili sa inyong ligtas sa pamamahal. Ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa na kayo na walang maling na pananalig ng pag-asa na pagkakapag-ibig na magyaga. Hanggang sa wakas, ngayon ay magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat kasama na rin ng mga mahal sa buhay ng ating makapangyariman at napakabuting Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang mananalisa, umayo tayo taglay pa kayo paan ang biyaya ng Diyos upang siya ay mahalin at patuloy na mapaglingkuran. Salamat sa Diyos! Happy New Year po sa ating lahat. Thank you and God bless. Happy New Year.